Ikaw ba ay nakakaramdam ng bara sa lalamunan o puno ang lalamunan, nabilaukan o hirap lumunok? Ito ang kadalasang nararamdaman ng karamihan. Sa videong ito, masasagot na ang mga katanungan sa ating isipan kung ano nga ba ang dahilan, paano makaiwas at gamot dito. Sa tuwing kakain tayo, natural na dumadaan ang pagkain maging ang laway mula sa bibig, pababa sa lalamunan papunta ng sikmura. May pagkakataon na pakiramdam mo bumara ang pagkain o ang laway sa lalamunan o nabilaukan ka. Hindi naman masakit pero kinakabahan ka. Pero pagkatapos mong mag-relax at huminga ng ilang beses, nawala ang pakiramdam mo ng pagbabara at nakalunok ka na ng maayos. Ito ang tinatawag na globo sensation. Kadalasang nangyayari ito sa mga bata, matatanda, mapababae man o lalaki. Maaaring madalang pero pwede ring madala sa ibang tao. Ang importante, hindi ito nakakahadlang sa pagkain at walang sakit sa paglunok. Walang masasabing tiyak na dahilan ang kondisyon na ito, pero maraming eksperto ang nagsasabi na ang koordinasyon ng mga muscles o kalamnan sa lalamunan na ginagamit sa paglunok ang maaaring dahilan. Importanteng malaman ang sanhi para mabigay ang tamang solusyon o gamot sa kondisyong nararanasan. Koordinasyon ng muscles. Iisipin natin na ang proseso ng pagkain mula sa pagsubo hanggang paglunok papunta sa lalamunan ay simple. Totoong simple pero sa simpleng proseso na ito, maraming muscles ang responsable sa maayos na pagdaloy ng pagkain o laway mula bibig patungo sa lalamunan. Kailangan ng tamang pagsunod-sunod ng pagtigas at pag-relax ng mga muscles. At kung merong isang muscle na tensyonado, doon mangyayari ang pakiramdam ng pagbabara sa lalamunan. Acid reflux. Ito ang tawag kapag ang asid sa sikmura ay umakyat sa esophagus o ang tubo na magkakabit sa lalamunan at sikmura. Kapag nangyari ito, makakaramdam ng pag-iinit ng dibdib dahil sa stomach acid o paghapdi sa gitnang parte ng dibdib. Malalasahan sa bibig ang pagkain na maaaring huling nakain o kaya ay maasim na liquid. Ang asid na umakyat sa lalamunan ang nagdudulot ng tensyon sa kalamnan na nasa paligid nito. Ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng pagbabara. Post-nasal drip. Kung nakakaranas ka ng patuloy na pagtulo ng sipon na dumadaloy sa lalamunan, maaaring nakakaranas ka ng post-nasal drip. Hindi natin napapansin pero araw-araw mayroong manipis na mucus o sipon na mula sa ating ilong ang humahalo sa ating laway at pagkatapos ay dumadaloy sa likod ng ating lalamunan. Maniwala ka man, pero nalulunok natin ito. Huwag mag-alala dahil ito ay normal lamang at kailangan ito ng katawan para maiwasang matuyuan ang daanan ng ating hininga o airways. Pero kung mas marami at mas makapal ang mucus na dumadaloy sa ilong at lalamunan, ito ang nagiging sanhi ng globo sensation. Ang sobrang dami o lapot ng mucus na dumadaloy sa lalamunan ang nagbibigay ng pakiramdam ng pagbabara. Emotional stress, lungkot, pagkabalisa, tension, depresyon at pagod ang ilan sa mga pakiramdam na maaaring magbigay ng globo sensation. Ngunit kinakailangan ng mas malalim na pag-aaral para malaman ang eksaktong koneksyon ng mga ito sa globo sensation. Narito ang mga lunas at paraan ng pag-iwas. Gaya ng nasabi, walang tiyak na dahilan ang kondisyon na ito, kaya't wala ring nag-iisang gamot para dito. Para sa maraming tao, kusang nawawala ang pakiramdam ng pagbabara. Importante na maintindihan ang sanhi ng nararamdaman para mabigay ang angkop na gamot. Muscle therapy. Para matutunan kung paano i-relax ang tensyon sa lalamunan kapag naranasan ang pakiramdam ng pagbabara, maaaring pumunta sa espesyalista gaya ng ENT o speech therapist. Tamang kaugalian sa pagkain. Sa pag-iwas sa acid reflux o pag-akyat ng asid sa lalamunan, kailangan matutunan ang tamang kaugalian pagdating sa pagkain. Dapat din nating tandaan na ang pagkaing nilunok at tumuloy sa sikmura ay kailangang manatili doon para matunaw ng ilang oras. Karaniwang 2-4 oras ang pagkain sa sikmura para matunaw bago ito tumuloy sa ating bituka.
Pero nagkakaiba pa rin ang tagal ng pagkain sa sikmura. Depende sa kinain, dami ng kinain at kasarian. Karaniwang mas mabagal tumunaw ng pagkain ang babae kesa sa lalaki. Dahil dito, kailangang bigyan ng panahon ang sikmura para gawin ang trabaho niya nang walang sagabal. Una, iwasang humiga pagkatapos kumain. Manatiling na sa tuwid na posisyon ng ilang oras bago humiga. Pangalawa, kailangang mag-relax at hindi magtrabaho habang kumakain. Iwasan din ang mabibigat na trabaho pagkatapos kumain. Huwag magmadali sa pagkain at paglunok. Nguyain at namnamin ito ng mabuti. Pangatlo, iwasan ang mga sibuyas, tsokolate, fatty foods, kape at alak. Ugaliing uminom ng maraming tubig. Ilan iyan sa mahahalagang gawin para makaiwas sa acid reflux. Saline nasal spray o salinase. Tumutulong ito para paluwagin ang paghinga at panipisin o palabnawin ang malapot na sipon. Tinatanggal at nililinis nito ang mga dumi na maaaring naipon sa ilong. Ugaliing basahin ng mabuti ang tagubilin sa pakete o label bago gamitin. Nabibili ang saline nasal spray sa mga butika. Talk therapy. Malaking tulong sa emosyon at maayos na pag-iisip ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o pamilya na pinagkakatiwalaan. Huwag suluhin ang mabigat na nararamdaman. Malaki ang pakinabang na dulot ng pagsasalita o paglalabas ng saloobin sa ibang tao. Maaari ring magbakasyon kasama ng pamilya o mga kaibigan. Importante na panatilihing maayos at alagaan ang pag-iisip dahil kapag maayos ang pag-iisip, susunod ang katawan. Kilalanin at iwasan ang mga tao na may masamang impluwensya at maling pamumuhay sa'yo. Kapag nakakaramdam ng kabigatan, stress o lungkot, huminto sandali at magdasal. Walang tatalo sa kapangyarihan ng dasal. Kailan kumonsulta sa doktor? Kailangan maintindihan na karaniwang hindi seryosong kondisyon ang global sensation. Wala itong komplikasyon. Ibig sabihin, kadalasang hindi nito kailangan ng konsultasyon sa doktor. Ang kailangan lang ay maintindihan ang dahilan ng nararamdaman. Pero kung makaranas ng ibang sintomas kagaya ng matagal na iritasyon sa ilong o lalamunan na may kasamang pananakit o makaramdam ng pagkasakit sa paglunok, maaaring mayroong ibang kondisyon na kailangan ng atensyon ng isang doktor. Kumonsulta sa isang ENT doctor o gastroenterologist. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.